Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay November 28, isa na naman pong araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami inililigtas sa lahat ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din dahil sa araw-araw, sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing po sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po, Panginoon, sa provision nyo po sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya at pagpapala po ninyo ay sapat at labis-labis pa sa aming mga buhay. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. Kaya hinihiling po namin minsan pa na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa lahat po ng mga nakikinig ngayon nang sa gayon ay mapagpalang aming buhay, Panginoon. Salamat din po sa inyong mga salita na patuloy pong nagbubunsod ng kalakasang espiritual, nagdudulot ng matibay na pananampalataya at nagbibigay sa amin ng matatag na pag-asa. Salamat din sa araw na ito dahil alam po namin bilang aming mabuting Ama sa kalangitan ay mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa amin sa araw na ito. That's why Lord, we expect that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Hebrews 13:7 Tagalog ang Biblia. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. And in Amplified Version, Hebrews 13:7, remember your leaders and superiors in authority, for it was they who brought to you the word of God. Observe attentively and consider their manner of living, the outcome of their well-spent lives, and imitate their faith. Their conviction that God exists and is the creator and ruler of all things, the provider and bestower of eternal salvation through Christ, and their leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Hebrews is unknown or anonymous. Pero ang sabi po ng iba mga kapatid ay si Silas. Ang iba naman po ay sabihin natin mga kapatid si Barnabas. Ang iba naman po mga kapatid ay makikita po natin na para bang si Pablo ang sabi ng iba naman. Subalit mga kapatid, what matter here is si Pablo man ang naging akda nito ay ang sinasabi lamang ay i-consider natin ang mga or ialalahanin natin ang mga namuno sa atin. Ito po yung tinatawag natin na mga spiritual leaders, brethren in Christ, or we could say spiritual father or father in faith na tinatawag po natin, which refers sa ating mga pastor. Kasi nakakalungkot sa ating panahon ngayon na ganun na lamang po katalamak ang mga Kristiyano ng palipat-lipat po ng church, not considering
na sila po ay mayroong tinatawag na father in faith. At ito po ang sinasabi po dito, mga kapatid, na alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Dahil alam naman po natin, mga kapatid, na ang Word of God ay doon po nagsisimula yung pananampalataya na ipinangaral ng mga lingkod ng Diyos. At dilidilihin ang wika po, ang wakas ng kanilang pamumuhay, natularan ang kanilang pananampalataya. Kaya napakahalaga rin po sa mga spiritual leaders, brethren in Christ, na let us set an example. Magbigay po tayo ng magandang ihimplo, magandang halimbawa, kasi tayo po ang tinitingnan ng mga tao at tayo po ang tinutularan ng mga tao. Kaya napakahalaga po both side na dapat i-consider ng mga members ng church yung kanilang pastor, at dapat din po i-consider ng pastor ang kanilang mga patutuo sa kanilang kongregasyon, mga kapatid. And our today's message, which entitled Regards the Authorities Who Brought to You the Word of God. Pag sinasabing regard, mga kapatid, ay i-consider natin, alalahanin natin, or sabihin natin, i-esteem natin, mga kapatid, dahil minsan ang iba, para bang hindi naman po masasabi na natin ito na pagtanaw ng utang na loob, kundi pagkilala, mga kapatid, yung sinasabi ho natin. Kasi alam nyo po, sorry to say, mga kapatid, na pagdating ng langit, kapag tinanong tayo ng Panginoon, halimbawa lamang po, kung sino ang ating naging pastor dito sa lupa, ang iba siguro, mga 10 pastor ang kanilang mababanggit, kasi 10 church na rin ang kanilang nilipatan. Dapat, mga kapatid, wag po nating ugaliin yung palipat-lipat ng church, kasi tayo po ay binigyan lamang ng isang pastor na magiging spiritual leaders natin, mga kapatid. Dahil tulad po ng sinasabi natin na hindi po maganda sa Kristiyano yung palipat-lipat po ng church, kasi hindi po tayo lalago. Dapat mayroon po tayong isang kinikilala na father in faith, at doon po tayo, mga kapatid. Ngayon, kung tayo ay naghahanap ng perfect church, wala pong perfect church dito sa lupa, dahil ang perfect church ay nasa kalangitan, mga kapatid, with the perfect shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pero dito, mga kapatid, sa lupa, ay no one can promise na mayroon pong perfect na congregation at mayroon din pong perfect na pastor. Kasi ang church, binubuo po yan ng mga imperfect people, brethren in Christ. Kaya dapat atin na po yan ina-anticipate na talagang mayroon pong mga pagkukulang na magti-take place sa church. Kaya kung ang pagkukulang ang magiging batayan natin, wala po tayong tatagalan na church, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko po sa ating pagtuturo, para maintindihan po natin ang spiritual things, atin munang alamin at matutuhan ang mga, sabihin natin, literal things. Halimbawa po, sa literal things, yung ating biological father, maging irresponsible man o maging responsable man, hindi natin pwedeng palitan ang ating ama. Mananatili siyang ama natin, mga kapatid, habang buhay. Ganon din po sa spiritual natin na buhay, kung tayo ay may kinikilalang father in faith, ano man ang mangyari along the way, brethren in Christ, hindi rin po natin dapat palitan ang ating father in faith. Brethren in Christ, I'm talking to the pastor, na ano man ang mangyari, magkaroon man ng problema, magkaroon man ng misunderstanding, hindi dapat pinapalitan yung ating father in faith or yung ating pastor na naging dahilan kung bakit tayo nakakilala sa ating Panginoon. Kasi tulad ng sinasabi ko, mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos nagtutulungan po yan . Sabi nga, si Apolos ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig, or ano pa man, mga kapatid, nagtutulungan ang mga ministers ng Panginoon. Hindi po dapat nag-aagawan ng tupa. Kaya nga, di ba po, sinasabi ko rin po sa mga mentoring po natin,
na kapag ka ang isang church ay genuine at naiintindihan, kasi wala naman pong ang pastor na mga under-shepherd or kaming mga pastor, wala po kaming pagmamay-ari na tupa dito sa mundo. Lahat ng tupa na yan ay sa Panginoon. Kami po ay under-shepherd lang. Na kung may naliligaw po na tupa ng Panginoon ay pinagkatiwala sa isang pastor, ay marunong po tayo magpapanumbalik sa kanila, sa kanilang father in faith, brethren in Christ. Eh nakakalungkot ngayon mga kapatid, ang daming mga churches na mga nagpuporsilite, yung mga maliliit tuloy na mga ministry na uubusan kasi kinukuha ng mga malalaking ministry. Dapat hindi po ganun kasi lahat po yan tupa ng ating Panginoon. At tulad din po ng sinasabi natin sa congregation na marunong tayo kumilala sa ating father in faith, brethren in Christ, yung pastor, yung kauna-unahang pastor na nagpastor sa atin. Wag na wag po natin silang kalilimutan, mga kapatid. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, study it, or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it personally, believe it personally, claim it personally, and declare it personally so that there will be manifestations in our lives. And brethren, let us aim the great faith so that there will be great manifestation sa buhay po natin because God will act according to our faith. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word RICH, R-I-C-H, and we will discuss four A's, brethren in Christ, on how we will regards sa ating pong mga spiritual leaders or ating tinatawag na father in faith, brethren in Christ. First point, remember your pastor's admonitions, their lesson. Ang dami na po natin mga kapatid na mga payo, mga pagtuturo ng ating mga pastor na kailangan natin tandaan. Hindi po tayo yung parabang nanalamin lang tapos pag alis natin sa salaming, kaagad natin nakalimutan ang mga itinuro sa atin ng ating mga pastor. Mga kapatid, dapat tinatandaan po natin ang mga itinuturo ng ating pastor. Kasi mga kapatid, iyan po ay para sa ating kapakanan, hindi po para sa kanilang kapakanan. Kaya nga sinasabi po ni Apostle James na ang mga nakikinig at hindi nagsasagawa ay dinadaya nila ang kanilang sarili. Because if they don't observe, brethren in Christ, what they have learned, sila ang hindi magbebenepisyo. Pero kapag they applied what they learned, brethren in Christ, automatic sila po ang magbe-benefits. Kaya nga, di ba sinabi ng ating Panginoon na ang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay tulad ng wise men na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batuhan na dumating ang unos na natiling nakatayo ang bahay. Sinasabi rin po ng Revelation 1:3, mapalad ang bumabasa, nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga po yung application ng Word of God dahil again, tayo ang magbibenepisyo. Hindi rin po nagkakalayo yan na tayo ay nagpa-check up sa isang doktor and then na-diagnose ng doktor na tayo ay may sakit, niresetahan tayo. At pagkatapos natin ma-diagnose at niresetahan, hindi po natin binili ang pinabibili ng doktor na gamot at sino po ang hindi magbe-benefits? Of course, tayo na may sakit. Kailangan mga kapatid, ina-apply po natin ang salita ng Diyos para po sa ating ikabubuti. And then, second point, brethren in Christ, imitate your pastor's ability, their lifestyle. Alam nyo po mga kapatid, tularan natin tulad po ng pananampalataya ng ating pastor. Tulad po ng vision ng ating pastor. Kaya nga dapat nagkakaisa po tayo sa pangitain, nagkakaisa sa misyon, nagkakaisa sa adhikain, nagkakaisa mga kapatid sa tinatawag nating gawain sa church. Kasi napakahalaga po yan mga kapatid. Kaya nga diba sinasabi dito imitate sa talatang ating binasa, tularan. Kaya mga kapatid, tayo naman din na mga pastor, eh wag naman po tayo
magtatamad-tamad sa ministry kasi tutularan tayo. Kaya nga, di ba, sabi ko nga sa isang pagtuturo, show me your congregation and I will tell you who your pastor is. Kasi kapag ang pastor generous, generous po ang congregation. Kapag ka ang pastor kuripot, kuripot din po ang buong congregation. Kaya mga kapatid, because yun po ang nagiging lifestyle ng kanilang pastor, yun din po ang magiging lifestyle ng kanilang miyembro. Kaya kapag tamad ang pastor, tamad din po ang miyembro. Pero sa positive side tayo mga kapatid, kasi ang iba parang ayaw makapakinig ng negative. Kapag ang pastor masipag mag-devotion, masipag mag-aral ng salita ng Diyos, masipag mga kapatid mag-follow up, masipag mag-visitation, itutularan po yan ng mga miyembro, mga kapatid. And again, show me your congregation and I will tell you who your pastor is. And third point, consider your pastor administration, their leadership. Alam nyo po mga kapatid, sabi ko nga, ang pinakamahirap na bahagi ng pagpapastor ay hindi yung kulang ka ng pera, wala kang masyadong mga material na bagay. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagpapastor, if nobody follows. Natandaan nyo po ba ang mga Israelite nang hindi na sumusunod kay Moses, puro reklamo na lang at puro pagmumormor, mga kapatid, ay umiyak si Moses, mga kapatid. At that is the hardest part of leadership. Kaya tayo, mga kapatid, ay kapag tayo naman ay pinamumunuan ng mabuti ng ating pastor, why don't we submit? Why don't we obey? Kasi ito po ay para sa ikalalago, ikasusulong, ikauunlad po ng church na ating kinabibilangan. Kaya nga, madali lang po ang pag-recognize ng administration ng pastor dahil iyan po ay para din po kasi di ba ang trabaho ng pastor i-lead ang congregation or ang trabaho ng shepherd ay i-tend ang sheep. Hindi po ang sheep ang magte-tend sa pastor kundi ang pastor ang magte-tend sa sheep. Kumbaga sinasabi po natin, ang mangunguna sa church ay pastor, hindi po ang congregation ang mangunguna sa pastor. Hindi po ganun ang mayroon ang Biblia. Kaya i-consider po natin ang kanilang administration, yung kanilang management, brethren in Christ, kung paano po masusustain ang ministry po natin. And of course, brethren in Christ, fourth point, last point, honor your pastor's authority, their liability. Kasi alam nyo po, yung pag-handle ng church, that is responsibility. Pananagutan po yan ng pastor. Kaya kaming mga pastor, ganun na lang kami magmahal sa congregation na kung pwede ay wala pong mawawala ni isa na member ng church. Kasi ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa amin and kami po ay responsible sa inyo. Liable po kami sa inyo. Kaya dahil kami ay liable sa inyo, pakiusap lamang naman namin sa mga tupa na i-recognize po ninyo ang authority. Ano po yung authority, di ba? Ang sabi ng centurion, ako po ay taong nasa kapamahalaan. Pag sinasabi kong halika, lumalapit. Pag sinasabi po, gawin mo yung ginagawa. So yun po ang authority, mga kapatid. So kapag ka ang congregation nire-recognize ang authority ng pastor, sumusunod, nagsasubmit, mapapabuti po ang ating church, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko nga po, para tayo hindi mahihirapan mag-submit kung manager tayo sa ating kumpanya, kung tayo po ay proprietor sa isang business, tayo po, mga kapatid, ay sabihin natin tayo ang nasusunod sa ating pamilya, pero pagdating sa church, iba po ang usapin. Pagdating sa church, hindi na po tayo proprietor. Pagdating sa church, hindi na po tayo manager. Pagdating sa church, hindi na po tayo boss. Mga kapatid, lahat po tayo congregation and we ought to submit and to be our pastors, brethren in Christ. Kaya ito lang naman po ay paalala sa atin. At ito po ay dapat din natin ikinoconsider, mga kapatid, kasi naniniwala naman po ako na ang mga anak ng Diyos born again Christian at mananampalataya
iyan po ay may mga kabutihang loob at kagandahang loob, mga kapatid. To sum up of our today's message, which entitled regards the authorities who brought to you the word of God and our grace, our today's grace and promises that we tackled, we acronym the word RICH, R-I-C-H, and we discuss for ACE brethren in Christ. First point, remember your pastor admonitions or their lessons. Second point, imitate your pastor's ability, their lifestyle. And third point, consider your pastor's administrations, their leadership. And fourth point, last point, honor your pastor authority, their liability. And these are the acronym of the word RICH: remember, imitate, consider, and honor. And these are the four A's: admonition, ability, administrations, and authority, or their lesson, their lifestyle, their leadership, and their liability, brethren in Christ. At salamat sa Diyos dahil again marunong tayo mag-recognize, marunong tayo mag-alaala, marunong tayo mag-honor, marunong tayo mag-appreciate sa ating mga pastors, brethren in Christ, not only in words but in deeds, brethren in Christ. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, we do appreciate sa mga spiritual leaders namin, yung aming pong mga father and mother in faith na nangangalaga sa amin. Lord, we appreciate them at patuloy po naming itinataas na patuloy po niyong bigyan ng mahabang buhay ang inyong mga lingkod, kalakasan, malusog na pangangatawan, ilayo sa mga sakit at karamdaman. At salamat din sa mga members ng church na mapagmahal sa kanilang mga pastors at mapagkalinga sa kanilang mga pastor at sumusuporta at tumutulong sa kanilang mga pastors. Thank you so much. Bless them all. At tunay nga po, Lord, na ikaw ang patuloy na magpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. I-bless nyo po ang aming mga kapatid na may mga negosyo, ang aming mga kapatid na may mga trabaho, ang aming mga kapatid na nag-aaral, at ang aming mga kapatid na nasa kanyang-kanyang bahay, anuman po ang ginagawa, because you promised us na anuman ang gawin ng aming kamay ay iyong pagpapalain. Salamat sa araw na ito dahil minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. Kaya sa buong maghapon, kami na naman po ay pagpapala sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak, born again, Christian, at mananampalataya throughout the world, because in your hands, we are well secured and well protected, because we are covered with your precious blood and we are surrounded with your guardian angels and we are bearing your powerful name. Salamat din po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa. At aming tinatas ang aming mahal na presidente kasama ng kanyang kabinete, mga senators, governors, mayors, captains, councilors, mga kagawad, mga tanod, at lahat po ng government officials from national down to local. Kasama na rin po, Panginoon, ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. We lift them up all to you, that bless them all with their families and help them, Lord, to serve people with integrity, dignity, and honesty. Abstain nyo po sila sa lahat ng lalang ng kaaway, gawa ng kaaway at plano ng kaaway tulad po ng corruption, greediness, and selfishness. Maglingkod sila na may katapatan na puso sa inyo, Panginoon, at pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa-tao. Salamat, Lord. We, as your children, are enjoying the blessings na patuloy po ninyong ibinubuhos sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Truly, na wala pong kapantay ang aming buhay sa piling mo, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.